Mismong si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagsulat ng kanyang talumpati para sa una nitong ulat sa bayan sa Lunes, July 25. Ayon kay Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, isinasapinal pa ito at hindi pa tiyak kung ilang pahina o gaano katagal. Maaaring ang maging laman ng talumpati ng Pangulo ay ang ukol sa ekonomiya at COVID-19 response ng pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Marcos. It's all about our economy, the economic plans. With the face-to-face opening of this coming school year, it's all about COVID response. And when we speak of COVID response, it's not only about health. It goes all the way to the entire cycle of economy. You go not just health, but economy. You go into education and so on and so forth. So yun, pagtutuunan din ng pansin yun. Samantala, ang direktor at kilalang supporter ni PBBM na si Paul Soriano ang magdidirect ng programa. Ayon kay Direk Paul, susundin niya ang nais ng Pangulo na maging simple at traditional ang kanyang sona. Ang international award-winning koral na Samiweng Singers mula sa Ilocos Norte ang napiling umawit ng pambansang awit. Handa na rin ang Presidential Security Group para sa seguridad ng Pangulo at ng First Family na inaasahan dadalurin sa batasang pambansa upang saksihan ang sona ng Pangulo. We at PSG, we are prepared in coordination with the Philippine National Police so that everything will run smooth. From the time he arrives, he delivers the sona until he returns to Malacan. Bilin din ang organizers sa mga bisita na maging simple lang. Hinihiling sa mga ito na magdala lamang ng maliliit na bag upang mapadali ang pagpasok sa plenaryo. Lahat din ng imbitadong panauhin ay kailangang may dalang vaccination card, health declaration form at printed copy ng kanilang negative RT-PCR test result. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.